madalas nating napapanood sa mga pelikula na ang mga sinasapian kung minsan nagle-levitate o lumulutang. Patunay raw ito kung gaano kalakas ang puwersang sumasapi sa kanila. Akala ng iba, sa horror movies lang ito mapapanood. Hanggang kamakailan lang, nangyari raw ito sa isang binata mula Coronadal City sa South Cotabato sa Mindanao. At malinaw di umano itong nakuhanan ng kamera. Kayo na po ang bahalang humusga. Sa trabaho ko bilang security guard, binibantayan namin ang mga kawatan. Hindi ko inaakala maka-encounter ko ng ganong pangyayari. Paglipan ko. Ayaw ko sila masigod. Bigla na lang siya pong nangisay at biglang natumba. Nakapanindig balahibo talaga nung nakita namin na lumulutang na talaga. Halina sila masumata! What? Demonyo talaga ang nagsapi. Ito man yung patroy, it really is the spirit of something. Pater Noster, who is in Chalice, Sancti Petretor Nomen Tum, at Piniat Redmond Tum, Iyad Kulong Pastua, Rekord in Chalice, Panem Nostrum Bacchidianum, Nobis Odi, et Dimiti Nobis Dimiter Nostrum, Sikot in Ros Dimitimus Dimiter Redmus Nostrus, Enos and the Cousin with that father. September 4, 2023, ang petsang hindi raw makakalimutan ng mga gwardiya sa bahaging ito ng Coronadal City sa South Cotabato. Buong akala nila, isa lamang itong ordinaryong gabi ng pagbabantay. Hanggang may dumating na humahangos na binata. Sir! Sir, tulungan niyo, sir! Bakit? Sabi ng binata sa akin, niya, Mamang Guard, pwede ba pong humingi ng tulong? May tao po akong nakikita, pero hindi mo nakikita. Pero po'y paliwanag, sir. Baka din niyo pag hindi kayo maniwala eh. Uy. Bigla na lang siya po nangisay at natumba. Ang kakatwang inkwentrong yun ng dalawang security guard sa binata na videohan ng isang napadaang residente. Ito ang makapanindig balahibong kanyang nakunan. Bule ka ni sir, be? Paglukan ko? Ayaw ko sila masumato! Nakapanindig balahibo talaga nung nakita namin na lumulutang na... Nga tupit. Pulang-pula talaga ma'am yung mata niya. Hindi ako tumitingin. Paglukan ko? Demonyo talaga ang nagsapi. Mga Latin words ang sinasabi niya tapos tumatawa siya. Paglukan ko? Nagdasal ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumabas ka sa katawan ng bata. Kahit demonyo ka, hindi ako natatakot sa'yo, lalabanan kita. Ayaw ko sila masumado! Nung hinagis ng silya, nakapurma ko ma'am, gumanon ako ma'am. Sa isip ko, baka atakihin ako, maprotektahan ko yung sarili ko. May usok na lumabas sa kanyang bunganga. Paglukan ko? Sabi ko sa kasama ko,
kumuha ka doon ng asin at saka bawang. Mayroon akong langis na may basbas ng holy water. Ginoo, Buligi, tulungan mo po ang binatang ito na mapaalis ang masamang espiritu sa kanyang katawan. Palayo na. Sino? Tama na na. Hmm, mga muyo, anay. Palapit sa Diyos. After noon, unti-unti nang bumabalik sa normal yung kanyang katawan. So sabi ng binata, gusto ko na lang na magpahatid sa bahay. Hinanap ng aming team ang binatang parang lumulutang sa video. Hanggat maaari, ayaw sana raw niyang pag-usapan na ang nangyari. Paglokan ko. Pero kinalaunan, nagpaunlak din siya ng interview sa kondisyong poprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Mateo. Pumunta ako sa comm shop kasi gusto ko sana mag-review for our quiz kasi nga wala akong phone. Kumain ako ng balot. Ko yung nasahan na magpapakita yung tatlong lalaki na nakaitim. Malalaki sila, matatangkad, at mahaba yung buhok. Mapupula yung mga mata nila, nakatayo sila at nakatitig talaga sila sa akin. Niyo, uy, sir! Bakit? May umabol po sa akin. Asan? Humingi ng tulong sa dalawang gwardiya po. 3 minutes or 2 minutes siguro. Nag-blackout na yung aking feeling. Wala na talaga akong maalala noong that time. Sa pagkakataong ito, may ipinagtapat na si Mateo. Isang sikreto na matagal na raw nilang pinakatatago-tago. Hindi naman first time na nangyari sa akin yun. 13 anyos lang daw si Mateo nung nagsimula siyang makakita ng mga nilalang na hindi raw niya maipaliwanag. Ano bang iniisip mo at tulala ka? Bakit malungkot ka? Is mo na ba si nanay? Reunion namin noon, bigla na lamang lumutang si mama sa harapan. Natakot talaga ako kasi nga bata pa lang ako is namatay na siya. Then bakit siya nandito? Hindi na naging normal yung buhay ko as a teenager noon that time. Mateo? Ayos ka lang ba? Thank you.
puno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa bahay lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos! Mateo! Mateo! Walo na kaming nagtulong-tulong dahil talagang malakas, naninipa na. Kaya bawat isa sa amin, nagbabantay rin na para hindi ka masaktan. Tapos, nakaganyan po. Yung paa niya po is nakaganito po kasi, ano tawag dun? Parang maputol na. Parang mapuputol na yung, yung hininga niya. Madalas saniban si Mateo. Yung mother niya po is parang sinasaniban po ni Our Lady of Lourdes po. Nagdadamit ng puti at saka yung may blue na tali. Parang may misyon siyang anang manggamot. Ito yung lana na ginagamit ko. Ito rin po yung isa sa mga gamit ni Mama po. Nandito na ako ngayon sa sitwasyon na ito at marami na akong pinagdaanan. At kung yung mission ni Mama na hindi niya natapos at pinasa sa akin, so ipagpatuloy ko na lang talaga yun. Mahirap. Bakit nga ba ako yung pinipili nila? Para lamang saktan yung sarili ko. Wala, Diyos ko. Nakakatakot, lalo na yung mahina yung presensya mo sa Panginoon. Mapunto, Ma'am, nga nahaglok po ko ka, pwede ka kulba. Kung titignan niyo yung video, merong paglutang na nangyari. So sa law of physics, hindi talaga kayang yung umangat ng tao na maging stationary siya na nandun sa airborne. Maraming factors. Una, kaya niyang iangat talaga yung sarili niya by just contracting his muscles. Gulat na gulat talaga ako kasi nga lumutan talaga ako. Ibang lakas yung sumanib talaga sa akin po. Hindi ako gymnast or something na makakabend ng ano. Ang video ni Mateo, nung di umano, sinapian siya. Napanood ng mga paring exorcist ng Charismatic Episcopal Church ng Hingoog City sa Misamis Oriental. Yung paglulutang ko lang, that is phenomenal, that is extraordinary, that is beyond human capacity to do it. Kahit ilang tao na nakahawak sa kanya, sobrang lakas pa din, hindi mapigilan. These will recover. Incubus, I break your unholy ties in the name of Jesus. Ito yung kit namin. Number one tool is the crucifix. We use the crucifix with Saint Benedict medal. Saint Benedict is the patron saint of exorcists. Holy water. This one is the exorcism bell. Next naman is yung holy and exorcise oil. Para matulungan si Mateo, ang dalawang pare bumiyahe papuntang South Cotabato. Hindi naman ako kinakabahan. The only thing that would defeat the devil or the enemy is our obedience and our charity. Makalipas ang mahigit 10 oras, narating na nila ang kinaroroonan ni Mateo. Isa sa mga reason bakit ang tao maging demon-possessed is what we call the exposure of the occult practices. O kaya, they have this what we call generational curses. Kung ang nanay mo ay manggagamot, then yung mga spirits kasi na nandoon sa kanila, mapapasa yan sa next generation. Karaniwan yan, ang pinaka-immediate ni Ana is ang ilang mga anak. Yes, Father, kasi nga,
kay mama ko palang father, may history na talaga siya sa panggagamot. Pero si Mateo, nagdadalawang isip. Kung sakali raw kasing sumailalim siya sa tinatawag na deliverance, maaring mawala rin ang namana niyang kapangyarihan sa kanyang ina na makapanggamot. Willing naman po, pero siguro, Father, may purpose kasi po. Bakit ako nagkakaganito, Father? Huwag mong tanggapin na ganyan na yung buhay mo. Willing ka ba na tulungan ka namin na mawawala si Satanas at saka influence ng Diablo sa buhay mo? Yes, Father. May God uproot and cast out from these objects all power of the evil. Sa puntong yon, sinimulan na ang exorcism. Sa cleansing prayer pa lang, nagre-react na siya. May sinasabi siya na hindi natin maintindihan. Yung mga iyaan, anting, ang alalay. Around me. Sa kalagitnaan ng tinatawag nilang deliverance, nangyari ang kinatatakutan ng lahat. Si Mateo muli di umanong naglevitate o lumutang. The demon present here. Abangan mamaya, binata mula sa Coronadal City sa South Cotabato sa oras na sinasapian di umano ng demonyo ang katawan. Nagle-levitate daw o lumulutang, isinailalim siya sa tinatawag na deliverance. Against the provincial dragon! Mas nakakapanindig balahibo ang mga sumunod na nangyari sa tunggalian ng kabutihan at kasamaan. Duhi ni Padre Espiritu Santo, wala na! Mamaya na! Binata mula sa Coronadal City sa South Cotabato sa oras na sinasapian di umano ng demonyo ang katawan. Nagle-levitate daw o lumulutang, isinailalim siya sa tinatawag na deliverance. Pero ang di umano sumapi kay Mateo, tila ayaw ding basta-basta na lang daw isuko ang katawang lupa na kanyang bihag. Yasan! Ito na na! Dikas kininomin to! I command you in the holy name of Jesus, go back to your seat. Kayo baka maano yung ulo niya. Santo Amen. Let your mighty hand cast him out of your servant so he may no longer hold captive this person whom it pleased you to make in your image and redeem through your Son who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit now and forever. Amen. I command you, unclean spirit, whoever you are, along with all your minions now attacking this servant of God, in nomine Jesu Christi, tell me your name. Itse crocem Domini, fugati partes adversae. Itse crocem Domini, fugati partes adversae. In the holy name of Jesus, I command you to answer. Do you know that the worms that cannot be dead await you and torment, and you will be tormented there forever. No, it is Padre Espiritu Santo, amen. And you will be burned forever. For the Lord Jesus Christ will cast you into hell. Sa kalagitnaan ng exorcism, sa hilakbot ng lahat, si Mateo parang muling lumulutang. Nation, in your sight, I beseech you to create around me and a sanctuary for your mercy. And a sanctuary for your mercy. Power raid in any way. The demon present here, rendering them deaf, dumb, and blind. In the holy name of Jesus Christ, I command you to tell me your name. Maya-maya lang. Kindly open your mouth. Para makasuka ka? Sige. Turn lang ha, turn lang. Blessed oil yan ha. Oh, sige, turn lang. Amig. Father. Tapos ito lunukin mo, lunukin mo. Lahat ng mga bagay na ginagamit mo sa pagpanambal, kailangan i-surrender yan. Tapos, you live a life, you know, na you partake the sacraments.
the church. We are so amazed sa mga nangyari kasi kita talaga natin yung power ng Panginoon over the devil. Happy mo po. Di ba kape mag... Isang treatment para sa bata, no, ay hindi lang yung pag-exercise, kundi yung emotional detox para wala nang pagkakapitan yung mga negative spirits. Expected naman na yun na kapag agitated yung tao, syempre bibilis yung heart rate, bibilis yung paghinga. Safety is yung number one priority, no? May nasabi siyang Latin in response doon sa pare, "Luwi di Patri Espiritu Santo, amen ha!" Pinaulit-ulit niya in mockery of the priest. Yung mga ginagamit niya ginagamit sa panggagamot ng nanay niya na pinibigay sa kanya, sunugin talaga yan para hindi na siya magagamit. I-exercise natin yung entire bahay at saka yung entire compound nila to cleanse yung mga attached spirit. Huwag na tayong mag-attempt na gumamit ng mga ganitong pamamaraan. Saka lalo na sa mga nakapag-start na namang gamot na they think na galing sa Diyos yung kakayahan nila namang gamot. Mateo! Oh, uminom ka muna. Nako, napakasipag naman ng pamangkin ko ah! Mag-alag kang mabuti ha, kasi yan lang ang mapapamana namin sa iyo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.